Kumusta mga amigo? Si Ja Morant ay naharap sa matinding investigasyon ng NBA matapos magpakita ng baril sa kanyang IG Live. Inako na ni Ja Morant ang responsibility mga amigo at dineactivate niya na ang lahat ng kanyang social media account. Nangako siya na lalayo muna sa team para humanap ng tulong na kinakailangan to be a better person. Ayon sa balita, 2 laro lang suspendido etong si Ja Morant. Ngunit, ayon dito kay Coach Jerkins, walang timetable kung kailan talaga makakabalik sa team itong si Ja Morant. Sa ganitong issue mga amigo, i-expect na natin na medyo matatagalan nga ang pagbabalik ni Ja Morant dito sa Memphis Grizzlies kahit na 2 laro lang ito na suspende. Kanina nakita natin mga amigo ang unang pag-aharap ni Kyrie Irving at Kevin Durant after na ma-trade silang 2. As expected, pareho nagpakita ang gilas ang duo ng magkabilang team. Si Luka Doncic ay gumawa ng 34 points, 9 rebounds at 4 assists, samantalang si Kyrie Irving naman ay nag-ambag ng 30 points, 4 rebounds at 7 assists para dito sa Dallas Mavericks. At etong si Devin Booker ay gumawa naman ng 36 points, 5 rebounds at 10 assists, samantalang si Kevin Durant ay nag-ambag ng 37 points, 7 rebounds at 3 assists dito sa Phoenix Suns para maipanalo ang laban sa score na 128-130. Ngunit ang matindi mga amigo ay muntik nang magkainitan si Devin Booker at Luka Doncic sa mga huling segundo na natitira sa laro at talagang nag-face to face ang 2. Ayon pa kay Luka Doncic, wala naman ito at pure competition lamang daw. At next time, hindi na daw kailangan pa maghintay ng 3 seconds para mag-usap silang 2. Bagay naman na sinang ayuna ni Devin Booker mga amigo, wala naman daw siyang problema dito kay Luka Doncic on and off the court. Kundi, it's a pure competition lamang daw mga amigo. At kahit na etong si Kyrie Irving mga amigo ay nakasagutan din ni Devin Booker at hindi natutuwa sa ginawa niya dito kay Luka Doncic. Samantala, muling tinalo ng Los Angeles Lakers ang defending champion na Golden State Warriors sa score na 105-113 sa kabila ng pagbabalik ni Stephen Curry. Wala pa rin si LeBron at D'Angelo Russell para sa Los Angeles Lakers at etong si Andrew Wiggins para sa Golden State Warriors ay pang-8 game na nawawala. Pero pasabog ang naging performance ni Anthony Davis na sa first half pa lamang ay may 23 points na agad at sa fourth quarter kumamada ng 12 points to seal the game. Lumamang ng 20 points ang Los Angeles Lakers ngunit binura ito mga amigo ng Warriors bago matapos ang second quarter. Buti na lamang ay na-maintain ng Los Angeles Lakers ang kanilang aggressiveness sa depensa at maraming tulong na nakuha etong si Anthony Davis. Si Troy Brown Jr. mga amigo talagang solid sa depensa at opensa pag kinakailangan. Gumawa siya ng 14 points at 4 of 7 siya sa 3-point territory. Si Jared Vanderbilt ay nag-ambag naman ng 10 points at matinding depensa. Baging si Malik Beasley kahit na hindi maayos ang shooting sa 3-point territory ay nag-ambag pa rin ng 12 points. Si Dennis Schroeder ay nagpahirap dito kay Stephen Curry sa fourth quarter. Grabe, gumawa siya ng 11 points. Nag-struggle itong si Dennis Schroeder mga amigo. Buti na lamang ay nakabawi siya sa depensa. At ang nagkaroon ng napakalaking impact sa team, walang iba kundi itong si Austin Reeves. Solid, wala ka nang hahanapin pa. Napakatalino ng batang ito sa depensa at sa opensa at madaling makahanap ng open na ka-teammate. Gumawa siya ng 16 points, 3 of 5 siya from 3-point territory at plus 11 siya sa plus minus box. Mas okay pa para sa akin na maging starting point guard ng Los Angeles Lakers itong si Austin Reeves habang wala pa si D'Angelo Russell at LeBron James. Samantala ang naka-beast mode sa larong ito, walang iba kundi si Anthony Davis na may 39 points, 8 rebounds, 6 assists at 2 blocks.
alimaw talaga, buhat na buhat ang Los Angeles Lakers